Magandang araw mga ka-Beach TV. Ngayon po ay dito po tayo ngayon sa Dalawigan ng Katanduanes na kung saan ito po ang pilot episode ng BHTV LGU on the go. Na kung saan po kumustahin natin ang Katanduanes na ngayon ay tayo ay mapalad po na kasama natin ngayon si Governor Joseph Boboy Cua na kung saan po ay ngayon po ay sa kanya pong pang last term na bilang governor po ng Katanduanes. Governor, magandang umaga po. Magandang umaga din, Ruel. Magandang umaga sa BHTV at sa mga BHTV followers or viewers. At magandang umaga din sa inyo lahat. Sa Dalawigan ng Katanduanes, yung Masagana po na kung saan po tinatawag nga po ninyong Happy Island Katanduanes. Ngayon po, alam natin na kakibat po ng matagumpay ng mga proyekto. Kumusta po? At ngayon po ay sa pag-angat ng inyong dalawigan, maaari niyo po may bahagi sa amin o ano-ano mang ito na kung saan po ang Katanduanes po ngayon ay kahit po island province na talaga pong kayo ay nakatutok rin talaga sa pag-angat ng kabuhayan sa lahat po ng mga aspeto ng programa ng Katanduanes. Ang Katanduanes ay ang pinakamaliit na probinsya dito sa Bicolandia. Among the 6 provinces of Bicolandia, kami ang pinakamaliit na isla, ang Katanduanes. Ano? At of course, being an island, halos ang mindset namin is talagang independent kami. No? Dahil pag lumakas lang ang alon, kailangan matuto kaming mabuhay kung ano ang nandyan lang sa amin dahil nga isla kami. At alam nyo naman ang Katanduanes ay bagyuhin. In fact, maririnig nyo lang ang Katanduanes during typhoon. Ano? Kahit hindi na sa amin yung bagyo, ang naging reference point ng Katanduanes. Kaya pag napupunta ko sa ibang lugar, pag nasabi kong Katanduanes, alam namin dahil pag may bagyo, kayo po ang nababanggit. Although kahit nga hindi ang bagyo sa amin. So ibig sabihin nga, Gob, kumbaga pagdating sa talong ano siya, kumbaga nakikilala ang Katanduanes dahil sa typhoon. Pero dahil po dyan, mas talo tayo natututo. Dahil nga po sa inyo pong ginagawang paraan ng paghahanda. Sa paghahanda, aware po kayo na kung paano yung mga strategy na ginagawa po ng Katanduanes pagdating po dyan. Oo, dahil bagyuhin kami, sanay kami sa sakuna. Over centuries, ganun ang sitwasyon ng Katanduanes. Kaya na namukna or nabuo ang kultura namin na kung saan pag may malakas na bagyo, kahit kulang ang facilities ng gobyerno pagdating sa how do you call this, yung evacuation center, ay talagang sa barangay lang namin kung saan na may magandang bahay o batong bahay, ay doon nagpinapasilong ang mga kapwa katandunganon at pinapakain pa. Kaya during bagyong Rolly, kasing lakas yun ang bagyong Yolanda sa Leyte, na kung saan maraming namatay. Pero during bagyong Rolly po, ay 6 lang ang aming casualty. Ayun. So may kumbaga po ay paparating pala yung bagyo. Kumbaga, nakaano na. Kumbaga, nakaset na lahat ng paghahanda ng Katanduanes. Nakasecured na in terms of, yun nga, na-evacuate. Nagkaroon kami ng forced evacuation at yun nga, kahit kulang ang facilities ng gobyerno, pagdating sa evacuation center, agad naging kultura namin yung we call it a hostel, ano, kung saan pinapatuloy yung mga kababayan natin na nandyan sa mga low-lying areas, sa mga coastal areas, pinapatuloy at pinapakain pa. Kaya yun ang reason kung bakit kulang ang aming casualty during disaster, particularly ang typhoon. Opo. Bakit po, sa term nyo po, bakit po pinangalanan po yung Happy Island ang Katanduanes? Naging tagline namin, yun nga, bagyuhin kami, naging tagline namin ang Land of the Howling Wind. Mm-hmm. For decades, yun ang palagi. Mm-hmm. Of course, nakikilala kami because of the typhoon. Kaya naging tagline namin yung tagline namin sa tourism. Mm-hmm. So parang ang pangit, parang negative effect. Kaya last 5 years ago, we adopted the Happy Island, na kung saan medyo mas magandang pakinggan, medyo positive. At totoo naman na ang mga Katanduanon ay masayahin kahit masayahin. Masayahin kahit may problema at kung malilit na problema lang ay baliwala sa amin. Maybe because of the situation na ano, talagang this, ano,
bagyuhin kami, sanay kami sa sakuna. Kaya kung may maliit na problema, eh ganoon pa rin baliwala sa amin. Kaya most of the time, masayahin ang Katanduanes nun. Ibig sabihin po, pag sinabi Happy Island, Katanduanes po yan. Opo. Okay. Sige po. Gob, dito po tayo sa health. Kumusta? Yung sa services po ninyo, sa pagbibigay po niyo ng mga servisyo pagdating po sa kalusugan? Well, during COVID-19, 2021-2022, again, among the 6 provinces of Bicolandia, kami ang naunang nagkaroon ng aggressive approach sa vaccination, kung saan kami ang nanguna. We almost hit the herd immunity na madeklara ang Katanduanes. At during vaccination, kami naman ang nauna. Outside NCR, kami at ang pinakanaunang probinsya, ang pinakamaraming na vaksinan. Because of our program, yung mga medyo hesitant o takot magpabakuna, nagkaroon kami ng program na nagbibigay kami ng incentives, mga food facts, mga palaro sa mga bata para ma-encourage sila magbakuna. Kasama dyan yung, yun nga, yung mobile vaccination namin na may incentives, no? Nagbibigay kami ng, kumbaga magpapabakuna ka na, bibigyan ka ba namin ng food facts para lalo kayong ma-encourage yung mga nagdadalawang isip magpabakuna. Yun po ang naging programa namin kung saan na-hit namin ang unang probinsya sa Bicolandia na nagkaroon ng mataas na vaccination rate at how do you call this, yung yun, vaccination rate at saka unang ano, pinakamaliit na kaso ng COVID-19. Kaya may mga award po kami during Salud Bicolandia last 2 months ago. Nagkaroon kami ng award ang Katanduanes. Yung pong Salud Bicol noon. Ah, Salud Bicol noon. Salud Bicol noon. So, paano natin gub na naiabot yung serbisyo sa kalusugan, na dahil na po yung mga malalayong barangay, mga libid na barangay, paano natin na yung programa pong ito? Ang Katanduanes po ay nagkaroon kami, mayroon kaming provincial hospital, isang provincial hospital at 6 na district hospital. Okay, because nung panahon kasi DOH operated to, kaya okay, marami kaming district hospital, no? But nung na how do you call this, na devolved, medyo nahirapan kami nung una, no? Pero ngayon, hindi pwedeng, ano, sabi ko nga, being an island, dapat handa kami, no? Lalo na sa salud, kung saan kailangan namin mayroon kami magandang facilities. Nauna dyan yung 2012 pa, nagkaroon tayo ng first government dialysis center sa GMA Hospital sa San Andres. Yes, okay. At nasundan ngayon, nung just 2 weeks ago, nagkaroon kami ng grand opening or blessing ng second government dialysis center dyan sa Provincial Hospital, sa EBMC, kung saan we have 10 machine at mga bago at talagang ang kagandahan dyan, yung mga, although may mga private hospital naman na nag-offer ng dialysis treatment, but ang kagandahan dito sa provincial hospital natin is yung mga indigent patient na sumobra na sa allocation ng PhilHealth, at yung walang panggastos, talagang naililibre namin dahil nga nandyan sa amin yung naka-house sa amin yung malasakit center ni, okay, ni Senator Bongo, at mayroon kaming ma-fund na kung saan pwedeng i-charge ng mga indigent patient. Ayun. So, ibig sabihin po, kahit po mo island yung Katanduanes, pagdating sa ano po, sa kalusugan, nandyan po yung seryosong pagtulong. So, ngayon po, Gob, importante ang edukasyon. So, ngayon po sa edukasyon, kumusta po? Ilan na po bang mga scholar yung inyo pong natulungan sa loob po ng inyong termino? Well, during my previous term, nung hindi pa libre ang college dyan sa State University, kami ang nagbibigay ng tuition at miscellaneous expenses. Maliit lang naman, more than 2,000 plus. Ngunit nung naging pangulo si President Duterte, linibre sa lahat ng State University, hindi lang Katanduan, but the whole nation, ano, libre ang tuition sa State University. So ang ginawa natin, yung pondong allocated for that, ginawa natin
assistance, ano? Mm-hmm. Depends on their grades. Pag mataas ang grado, nakalimutan ko lang yung figure, ano, kung ano okay. ang criteria. But as high as 10,000 per semester sa isang estudyante, no? Pag mataas ang grado, pangalawa dyan is 5,000. Down to 2,000, no? Mm-hmm. Hindi lang sa State University yan, kundi kasama dyan ang private, nag-aaral sa pribadong eskwelahan, ano? And aside from that, nagkaroon kami ng going 2 years na, nagkaroon kami ng scholarship doon sa mga gusto mag-aral ng abogasiya at doktor. Pa-second year na kami dyan, talagang dahil nga kulang ang aming doktor, dahil being an island, kulang ang aming doktor, kulang ang aming abogado. Nagka-programa tayo dyan sa gusto maging doktor at gusto maging abogado. But again, based on their grades, ano, may criteria tayo, may committee tayo para ma-approve, ano. So, base na rin sa status ng kabuhayan ng pamilya at sa grades ng estudyante. So, ngayon po, Gob, pagdating sa kategory ng kalidad ng edukasyon sa Catanduanes, kasi ang iba mga kabataan gusto makapag-aral sa Legazpi or Naga or Manila. So ngayon po, kumusta na po ngayon yung status natin ngayon sa suporta natin sa edukasyon? Sa ngayon, ang ating Catanduanes State University baka magkaroon na ng College of Medicine at College of Law. So normally, ang umaalis dito na nag-aaral sa mainland, Bicol or Manila, dahil yung gusto mag-abogasiya at yung gusto mag-doktor. So ay soon, mukhang magkakaroon tayo ng course na nabanggit ko, no, pagiging doktor at mag-abogasiya. So yan ang reason na hindi na mahirap magpaaral. Of course, pag State University, libre. But again, doon sa scholarship namin sa pagiging abogado at pagiging doktor, lalong mapapalawak namin ang asistensya, no, because kung mawawala yung tuition fee, hindi lang tuition fee kasi ang kasama doon sa scholarship namin, kasama yung allowance, book allowance at living allowance. So pag dito na nag-aral yung ano, kung dito na mag-aaral yung scholar natin sa medicine at sa abogasiya, ay mapapalawak yung programa natin. Ayun, sige po, at good news po yan, ano, na meron na pong soon, ano, na yung sa pagdating po sa pag-doktor at abogado. So ngayon po, Gob, halos ilang ano na bagyo ang dumaan nung nakaraan ng pong dalawang taon, tatlong taon na sa infrastructure development. So ngayon po, kumusta po? Nakakabawi na ba tayo, Gob, sa pagdating sa mga tinamaan ng bagyo, mga building or mga kalsada o ano pa man po na mga apektado? Ngayon po, kumusta po ang status natin ng infrastructure development po ng Catanduanes? Well, tuloy-tuloy naman ang mga infra project, kasama dyan ang mga kalsada at mga tulay. Sa amin naman, sa probinsya, nag-focus tayo doon sa mga farm-to-market road, saan ang source ng maraming abaka. Yung PRDP project namin na kumbaga recipient kami ng PRDP project from Department of Agriculture na dyan sa Municipality of Biga, Barangay Ugbong Mabini, na ongoing po ang ating PRDP project worth, I think, 180 million yan, no? Ongoing po yan. At sa ngayon naman, mayroon kaming niluluto na PRDP project also sa Municipality of Caramoran, kung saan identified natin yung mga areas na yun ang mga source ng abaka plantation para mapadali ang production ng abaka. Ayun, sige po. Ngayon po, Gob, dito po tayo ngayon sa importante po yung suporta natin sa mga senior citizen, PWD. Social Services, Gob, kumusta ngayon ang Catanduanes? Well, hindi naman nawawala yung Assistance to Indigents in Crisis Situation or AIX, ano, ng DSWD, kung saan patuloy ang ating asistensya sa may mga sa medical, sa educational, burial, food and transportation assistance,
pangangailangan ng mga senior citizens, mga PWD. Like for PWD, we have ongoing distribution of wheelchairs, ano? Basta may criteria kami na pumasok doon sa criteria natin at patuloy ang pagbigay natin ng mga wheelchair na pondo galing sa probinsya and pondo galing sa IX. Tapos naman, yung mga nawawala ng trabaho, like during kasagsagan ng COVID-19, at even now, no, yung mga talagang mga walang trabaho, lalo na kung umuulan, kahit walang bagyo, wag patuloy ang pag-ulan. Lately, yun ang naging problema ng not only Catanduanes, but the whole Bicolandia, na minsan tatlong linggong umuulan, walang hanap buhay ang ating kababayan. Patuloy tayo nagbibigay ng asistensya through DOLE. Pag DOLE naman is, nandiyan yung tupad, ano? Kung saan nag-identify tayo ng mga constituents natin na kung anong sektor. Like for pagmalakas ang alon, dyan sa mga fishermen, hindi nakakapunta ng laot, at doon tayo nagbibigay ng asistensya through DOLE. Pagpatuloy naman yung ulan, isang linggo, dalawang linggo, of course, yung kahit yung mga abaca farmers, yung mga nagtatanim na mga palay, apektado rin, nagbibigay naman tayo ng asistensya through DOLE at through AX ng probinsya. Ayun. Sige po, Gob, dito po tayo ngayon sa, siyempre, pag ang suporta niyo sa turismo, pag may turismo, may kabuhayan at maraming negosyo at maraming pupunta po sa Catanduanes. Sa turismo po, kumusta po ang development po hanggang ngayon, Gob? Of course, nung pandemic, nawala yung turismo, pero again, yung mga tourist guide natin na apektahan ng COVID-19, nabigyan natin ng mga allowance yun, no? Through TUPAD, AIX, TUPAD is from DOLE, and AIX from the SWD, at pondo ng probinsya, no? Well, after the pandemic, ano, medyo naka-bounce back na ang tourism namin because, well, when it comes to mga nature lover, talagang ang Catanduanes naman ang among the Bicolandia. Kami naman ang maraming punong kahoy pa, no? Mga century age na punong kahoy, kami lang ang meron sa ngayon. Na kung saan dinadayo ng mga tao, ng mga local and foreign tourists. At sa beach naman, siguro masasabi natin na marami tayong mga magagandang white beach dito, lalo na yung pinaka sikat namin na pinaka malaking tourist attraction ay tourist destination namin yung Binurong Point, na kung saan yung scenery ng Batanes ay makikita mo. Kaya itong 2023, ang laki ng increase ng ating tourist arrivals kumpara nung COVID. Kaya sa ngayon masasabi natin na yung tourism industry natin ay naka-bounce back 100% itong 2023. So, ibig sabihin ko, kung alimbawa po ako ay galing ng Maynila o ibang bansa, sa loob ng 3-4 na araw, talagang maiikot, kayang maikutin ang buong probinsya ng Catanduanes, lalo na po sila ay, pag umuwi sila, talagang happy island. Opo, Ruel, ano, talagang, again, sinasabi ko, pag nature lover ang turista, talagang pipiliin ang Catanduanes. Ayun, sige po. Gob, dito po tayo ngayon sa ano, sa yung pong ano po yung mga patapos na po bang mga malalaking mga proyekto po ninyo? Lalo na po suporta galing sa national. Kumusta po ngayon at yung pong inaasahan pang masusunod po na mga proyekto ngayon po, Gob? Well, yung galing national naman is yung DPWS project o yung mga nasirang kalsada. Okay. Tulay ang ginagawa, ongoing naman yung ginagawa ngayon. At sa DepEd naman, yung naging problema namin during Typhoon Rolly is yung damage ng school buildings, inabot ng 5 billion ata, ano. But ang dumating ata, more than 1 billion pa lang. Yun lang ang medyo problema kami, kaya may mga eskwelahan kaming kumbaga kulang na kulang sa classroom, na kung saan sa punong kahoy lang minsan nakaklase, no? Kaya yun pa ang problema namin. But patuloy ang ating sulat sa DepEd na sana mabigyan ng allocation para
at least makarecover na tayo sa kalan ng sa problema natin yung during kumbaga Typhoon Rolly is about 3 years ago, pero yun pa naging naiwan na problema natin na na-damage ng bagyong Rolly. Opo, ang LGU Catanduanes po, lalo na po Catanduanes, ay Abaca Capital. So ngayon po, pagdating po sa Abaca, kumusta na po? Kumusta ang recovery po natin ngayon pagdating sa suporta po ng LGU Catanduanes? Yung Abaca, yun ang pinaka-main product namin na tinamaan kami nung bagyong Rolly again. But again yung tupad, ano, through Dole, of course, during Typhoon Rolly, dumating yung mga secretaries, ano, na pumunta rito at inalam kung anong problema natin. So, yan din ang patuloy na binibigay sa atin. Of course, nandiyan yung tupad na kung saan wala mga nabuhay yung mga abaca farmers natin. Nanginabang din ng mga tupad at nagkaroon tayo ng mga programa like ngayon, ongoing na yung rehab ng abaca plantation, yung pagbili ng wave program from DA na DA and from Dole, no, nagkaroon tayo ng how do you call this, yung abaca rehab through buying of suckers, ano, we have 16 metric tons of abaca suckers ang bibili natin, ano, para ma-distribute at maitanim muli sa mga nasirang lupain ng abaka. Opo. So ibig sabihin po, Gob, kasi lalo na pag yung ano ngayon, yung pera na yung papel, ano po, talagang abaka ang ginagamit. So ngayon po, apektado ba yung kabuhayan nila? Kasi may ano na eh, yung 1,000, iba na ang ginamit ngayon na hindi na yung abaca. So, apektado po ba, Gob, yung ano natin, abaca farmers pagdating po dyan? Actually, hindi kami apektado nung nawala yung component ng abaca paper sa Philippine peso dahil nga, unang-una gumagamit ang majority ng usage ng abaca is small on food grade. Ano? Okay po. Yung mga tea bags, sausage casing sa Europe, US, halos yan naman ang gamit ng abaca. Ano? But yung security paper that they call it security paper from abaca, yung Japan naman ay malakas ang gamit sa atin at ibang bansa. Yung peso natin na wala yung component, pero maliit lang kasi ang component ng ng peso ng abaca, no. So yung nawala yun, of course, pangit isipin na yung ibang nasyon ay gumagamit ng abaca sa pera nila at tayo mismo ang ayaw gumamit. Yun lang ang issue. Kumbaga may issue ng yun lang ang issue, but in terms of yung market ng abaca hindi apektado. Well, opo, yung pong anything mga mangingisda, mga magasaka, alam natin na kayo po ay island talaga, na so resources po ng pangingisda nandyan po yan. So kumusta po yung coordination ninyo lalo na po sa BPAR at sa iba pa pong mga ahensya pagdating sa pag suporta sa mga mangingisda at pangasaka? Nagkaroon naman ng ano ng sa mangingisda, nagkaroon naman ng mga programa ang BPAR, no, nag-distribute ng mga bangka, no. Okay. After the typhoon, mayroon pa rin ako nung nalalaman na programa na gano'n, no. Then yung ano naman, yung sa DA naman ay patuloy ang intervention ng probinsya, no, sa pagbigay ng fertilizer, subsidy sa fertilizer. At we have given, I think, 500 per bag na subsidy sa fertilizer, no. At saka yung programa, no, na patuloy naman ang programa ng DA, continuous naman 'yan. Of course, dumami lang because after bagyong Rolly. But of course, ngayon, pangatlong taon na ata yung Rolly, kaya medyo nawala. Pero good thing na, again, yung tulong ng DA at saka Dole. Yung Dole naman, trutupad, nagbibigay tayo, may binigay pa rin sa atin, I think, something like 20 million, ano, for the abaca farmers. And then, yung DA naman, we have, I think, 40 plus million, no, na yun nga, pagbili ng sucker para ma-replant yung mga abaka nasira ng bagyong Rolly. Ayun. Sige po. Gob, ilang tanong na lang po, ano, Gob? Dito po tayo, Gob, sa lalo na po yung
paano ka po nagsimula sa politika, si Gobernador Joseph Pua, hanggang sa ngayon po ay patapos na yung termino, saka at ano na po ba ang mga plano? So, paano kayo nagsimula agob sa politika noon? Well, yun nga, tubong ano po ako, San Andres or Kalulubon, the old name of San Andres, tubong doon ako pinanganak. Doon din pinanganak ang aking magulang. Talagang taga San Andres ako. Anak po ko ng isang negosyante na kung saan, kumbaga natuto tayo, lumaki tayo na nag-manage na negosyo. Mm. But we don't even think na magiging politiko tayo. So, nung clamor ng tao sa San Andres na tumakbo ako bilang mayor, okay, yun po ang nag-udyok sa akin pumasok sa politika. At ang nakakatuwa, naka-isang term lang ako as mayor of San Andres. But during those time, talagang yung mga dating mga kaalyado ko, pinilita kong lumaban bilang gobernador, no? Nina former Congressman Santiago, former Vice Governor Cesar Sarmiento, yung mga naghikayat sa akin tumakbo bilang gobernador, ay natalo muna ako noong 2004, 2007, nanalo po ako over Berzales. The first defeat of Berzales is ako po, no? Ngayon naman, nakakatuwa dahil nung pa-second term ako, yung kaalyado kong congressman, eh last term na palang congressman, so lumabang gobernador. Nanalo muli ako, swerte naman, nanalo muli ako dahil nagkaroon ng issue because of friendship na magkaibigan, biglang kinalaban ako. So nagkaroon ng, alam mo ang Katanduan is very conservative, being a small island, very conservative ang tao dito. So, magkaibigan kami ng dating congressman noon ay lumaban sa akin bigla. Kaya medyo ang support ng tao napunta sa akin. Nanalo pa ko 2010. Noong 2013 naman, supposed to be my last term as governor, natalo ako ni Sally Wong, ano? Then, naka-bounce back naman ako 2016, na nakabalik ako 2000. Hanggang tuloy-tuloy na hanggang nakalaban ko 2019. Yung nag-udyok naman sa akin tumakbong gobernador, Vice Governor then Cesar Sarmiento, naging congressman, three-termer congressman, nakalaban ko naman, yung mga kaibigan ko nakalaban ko naman. Kaya, luckily, nanalo ako 2019, of course, because of the support of the people. Kumbaga, dahil siguro sa aking programa, at talagang, kumbaga, kung nauso nung panahon ng COVID yung anong tawag noon, yung frontliner, kumbaga hands-on tayo as governor, as public servant, nauso yung COVID-19, nauso yung frontliner. So masasabi natin na frontliner din tayo sa politika because alam mo, pag pumasok ko sa politika, talagang as governor, tinuturing ng ama ng probinsya. Pag hindi niya kaya ng barangay captain, hindi kaya ng mayor, pupunta sa Kapitolyo at hihingi ng tulong. Dapat talaga nandiyan tayo. Kaya most of the time, I would say na nandito tayo sa Kapitolyo. Hindi tayo politiko na naka-stay sa Manila. Kumbaga, pag may kailangan ng tao, naaabot tayo sa Kapitolyo. Siguro yun ang naging factor na tumagal tayo sa politika dahil hands-on tayo or frontliner tayo sa mga humingi ng tulong dito sa probinsya ng Catanduanes. Opo. Gup, ano yung pagkakaiba ng galing kang isang pribado, anbaba, pribadong negosyante, ordinaryong tao lang na ano, ngayon kayo ay nasa gobyerno. Opo. So ano pagkakaiba? Kasi minsan pag gobernador ka, kahit anong oras na mag-isturbihin ka ng mga constituents. Ano po? So, ano po yung pagkakaiba natin ngayon pagdating po dyan? Doon sa pinapasilan tayo ng tao, gano'n naman din eh. Nung hindi pa ako politiko, gano'n okay. Naman ang nangyayari sa akin. Kaya walang pagbabago doon dahil yun nga, medyo anak po ako ng negosyante na medyo may kaya ang aming pamilya. Okay. Natural na marami kang kaibigan na humingi ng tulong. Kaya sa bagay na yun, sanay tayo. Okay. Well, the advantage lang from private to government as executive is sanay tayo mag-manage. Kumbaga, okay, maliit pa ako, natututo ako na
magmanisan tao. Kaya yun siguro ang naging edge ko sa mga kalaban ko na I'm not really a politician. Talagang manager ako. Kumbaga, ginusto ko maging public servant na talagang intention ay tumulong. Yan siguro ang naging key ko bakit tumagal ako sa politika, Roel. Opo. So ngayon po, okay lang po ba may tanong sa'yo yung mahilig ka sa sasakyan na mga luma na talagang inaayos mo pa? Kumbaga, noong matagal na panahon ng mga sasakyan, paano po nakahiligan niyo po itong golf ko nito? Ay, Volkswagen. Yung Volkswagen kasi talagang bata pa ako, mahilig na ako sa Volkswagen. No? Okay. Kaya naging fanatic ako sa Vox. How do you call this? What's the term for that? Sige lang po. Enthusiast, ano? Hindi, isa pa. Isang term pa. Nakalimutan ko. Well, ang Volkswagen kasi, hindi lang naman, nakikita mo sa Facebook ngayon, lahat naman ang buong nasyon naman, ay buong mundo naman eh. May mga Volkswagen club, ano? It's happened na talaga yan ng being an islander. Bagay ang box dahil walang aircon. Pwede. At siguro naman lahat ng tao, pag talagang duma ng beetle, mapapalingong ka pa because naging, kumbaga, icon na yan eh. Ayun, sige po. Maaga pa pag-usapan na kayo po ay last term ngayon? Maaga pang pag-usapan na marami nagtatanong kung ano daw yung plano na ng ating gobernador. Well, supposed to be last term ako ngayon, pero because of Talyado Doctrine, dahil interrupted ako dahil suspend ako 2019, inabot ng 2021, ano, nung election. So talagang dalawang term ko interrupted because I was suspended by 1 year. So, based on Talyado Doctrine, in fact, magka-file ako sa court ng opinion, but mayroon pa akong two terms. Ayun. Well, so this again will be my first term, pero kung sakaling tumakbo pa ako ng gobernador, baka hindi ko na rin ubusin yung term ko. Dahil baka magpahinga na rin ako. Anyway, ang vice governor naman ngayon, kapatid ko, parang sumisikat na rin. Pwede na rin siya tumakbong governor. So, ngayon po, kumusta ang coordination po ng sanggunian panlalawigan, lalo na po ang kapatid mo, ngayon po ang vice governor. Kumusta naman po pagdating sa pagkapasa ng mga resolusyon, ano man po mga ordinansa na ikakaganda po ng Catanduanes? Sa ngayon po, maganda dahil hindi lang bilang kapatid ko ang ating vice governor, kundi, of course, again, yung background ni Vice Governor Bosta is parehas ang aming magulang, kumbaga parehas ang aming background, no? Being a good manager, a good businessman. Okay. So united po ang ngayon ang SP at saka governor's office, meaning even the sanggunian na panlalawigan, talagang halos supportive dahil nga walang politika ngayon. Kumbaga, walang kaaway ngayon sa politika pagdating sa probinsya, no? Kaya, kumbaga, kung may, alam mo ang politika, pag may magandang project ka, dahil pag project mo, babanggain ng kalaban para ma-hold yung implementation. So, sa ngayon, dahil nga walang masyadong issue ang mga political division or political color, kung anong magandang programa ng probinsya, tuloy-tuloy po. Kaya, it's a positive na nagkakaisa ang sanggunian panlalawigan at ang governor's office. Okay. Gob, dito po tayo sa inyong pong mensahe, lalo na po sa inyong pong mga constituents. Lahat na po, mayor, vice mayor, councilor, barangay council, mga barangay captain. So, mensahe niyo po sa inyong pong mga kababayan. Magandang umaga. Muli, sa mga leaders ng Catanduanes, from mayors to down to chairman, barangay chairman, unang-una nagpapasalamat ako sa suporta niyo sa aking administration mula noon hanggang ngayon. I would say still 98% of the barangay chairman ay alyado sa ating administrasyon. And majority of the mayors ay ganun din supportive sa ating programa sa probinsya. At nagkakaisa kami kung ano ang direksyon ng ating probinsya. Salamat sa inyong suporta at magkaisa tayo.
para sa pag-unlad ng ating minamahal na probinsya ng Catanduanes. Maraming salamat, Gov, at magandang araw po sa inyo. Salamat din, Rael. Okay po. Thank you po. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pong panonood at pakikinig dito po sa ating pong pilot episode po ng LGU on the Go. Na kung saan nga po na kasama natin si Governor Joseph Bubicua dito po sa kanila pong Happy Island na talaga po naman pong ito po yung lalawigan na pag nagpunta po kayo dito at ang mga tao dito talaga pong ang magagalang at sila po ay talagang welcome ang mga bisita po sa Catanduanes. Maraming salamat po at thank you po sa mga Catanduanes. Ito po yung lingkod, Ruel Saldico. Ito po ang BHTV LGU on the Go.